sa headlines ng MBC Network News. Sa report ni Henry Uri, fully vaccinated seniors sa GCQ at MGCQ areas pinayagan ng lumabas ng IATF. Sa report ni Lizelle Onse, quarantine status sa NCR Plus, posibleng luwagan sa ordinary GCQ simula June 16 ayon sa Malacanang. Balita mula kay Elaine Apit, pila sa bakunahan ng A4 Priority Group dinadagsa pero limitado pa rin ang supply ng bakuna. Sa report ni Giselle Ricafort, booster shot para sa mga bakunado na ng kontra COVID-19. Plano ng gobyernong pagkatapos ng 9 hanggang 12 buwan ayon kay Secretary Galvez. Sa balita ni Ediel Parosa, utos ng DOE na bumili ng reserbang kuryente para tugunan ang power outages. Magpapamahal ng singil sa mga consumer ayon sa NGCP. Sa report ni Lizelle Onse, hindi sapat ang sorry. Liderato ng CPP-NPA-NDF, pinakakasuhan ng AFP sa madugong pag-atake sa Masbate City. Report mula kay Nicole Lopez, CHR, nananawagan na rin sa CPP-NPA na isuko ang mga miyembrong nakapatay sa mangpinsang Absalon. Sa Metro Manila ngayon, 100 entertainment workers binakunahan kontra COVID-19. Sa Action Radio Nationwide, opisina ng DSWD sa Albay, ninakawa ng nasa 1,000,000 pisong halaga ng cash aid. Sa trending report ni Pichi Gonzalez, basura kapalit ng pagkain, inilunsad ng MMDA. Showbiz report ni Rocky, sinagot ang isang netizen na sinabihan siyang pangit kapag hindi naka-makeup. Isabel Daza, kinastigo ng netizen dahil sa pagpapabakuna ng Pfizer. Pauline Luna, inihahanda na ang anak na si Tali sa mga basher kapag pinasok na nito ang showbiz. Mahalagang tama ang alam mong mga impormasyon ngayon dahil mahalaga rin ang mga gagawin mong desisyon sa kinabukasan. Kaya dapat tama ang bawat balita mo mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC, Manila Broadcasting Company. Halos 300 radio station sa bansa. DZRH News Television, DZRH Radio Nationwide, DZRH Digital Team, Action Radio Network, Radio Natin Network, Love Radio Network, Yes the Best Network, Easy Rock Network, The Men and Women of MBC News Network. Lahat nakabantay sa buong Pilipinas at buong mundo. MBC Network News. Kasama si Dennis Antenor Jr. Walang patid, dere-derecho, hatid ng buong puwersa. MBC Network News. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, ito ang MBC Manila Broadcasting Company. Live on air and online, pinakamalalaking balitang nakalap saan mang panig ng Pilipinas. Ito ang MBC Network News. Balitang unang-una, balitang dapat malaman mo na sa MBC Network News. Top story, top story. Para sa mga lolo't lola, dapat daw na, o para sa mga lolo't lola nating naiinip na sa loob ng bahay, magandang balita ho are para sa inyo. Dahil pinayagan na ng Interagency Task Force na lumabas ng bahay ang mga fully vaccinated na mga senior citizens ano po, na nasa General Community Quarantine at Modified GCQ Areas. Ayon kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, kailangan lang nilang ipresenta ang kanilang vaccination card pero may ilang kondisyon. Kabuang detalye, narito ang report ni Henry Uri. Sa 2019 report ng AgingAsia.org, isang organisasyong nakafocus at tumutulong sa mga senior citizens sa Asia, umaabot sa 9.4 million ang bilang ng mga senior citizens sa Pilipinas. Sila ang ating mga lolo at lola na pinagkakautangan natin hindi lamang ng buhay, kundi ng mga gintong kaalaman at aral. Kaya naman, may tungkulin tayo na sila'y alagaan at pasayahin. Ngunit paano naman natin sila mapapasaya kung sila'y ikinulong ng pandemya? Gaya dito sa Pilipinas, pinagbawalan silang lumabas dahil sa edad nila, mas delikado silang mahawa ng COVID-19.
Kaya sina lolo at lola, mahigit isang taon nang nakakulong sa bahay. Pero ngayon, may good news na tayo para sa ating mga grannies. Inaprubahan na ng IATF ang kanilang kahilingan na sila ay payagang makalabas ng bahay. Paalala lang po sa mga lolo at lola natin, kahit pwede ng mamasyal, bawal pa rin po ang pasaway. Pinayagan din ng inyong IATF na lumabas na ang mga fully vaccinated senior citizens sa mga lugar na nasa general community quarantine at modified general community quarantine. Pwede na lumabas si lolo at lola. Subject ito sa mga kondisyon tulad ng presentation ng duly issued COVID-19 vaccination card at pagsunod sa minimum public health standards. Kaya mga lolo-lola, kung naiinip na sa bahay, magpabakuna na po tayo. Para sa MBC Network News, RH7 Henry Uri nag-uulat. Para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Sa ating COVID-19 update, pumalo muli sa 7K mark o yung tinatawag na 7,000 mark ang naitalagang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa pinakauling bulletin ng Department of Health, pumalo na sa 1,293,687 ang kabuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas matapos makapagtala ng 7,485 na bagong kaso ng virus. Muling tumaas ang bilang ng active cases na ngayon ay 56,921 na, habang tumaas din ang kabuang bilang ng mga naka-recover na po sa COVID na pumalo na sa 1,214,454. Nadagdaga naman ng 122 ang mga nasawi sa virus dahilan para pumalo ito sa 23,312 ang total COVID deaths sa Pilipinas. MBC Network News! Samantala, posible nang ibalik sa Ordinary General Community Quarantine ng NCR Plus sa June 16. Ito ang tingin ng palasyo ng Malacañang, lalo't gumaganda na raw ang numero ng COVID-19 cases sa rehiyon. Gayon din ang patuloy na paghupa ng healthcare utilization. Ang detalye ng report na yan, tutukan sa report ni Lizel Onze. Malaki ang posibilidad na luwagan na ang umiiral na heightened general community quarantine sa NCR Plus simula June 16. Ayon kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, bumubuti na kasi ang sitwasyon sa mga ospital sa Metro Manila at karating lalawigan na Rizal, Bulacan, Cavite at Laguna. Pero paliwanag ni Roque, kahit bumaba na sa 53% ang utilization rate ng ICU beds, hindi pa rin modified GCQ o pinakamaluwag na quarantine status ang ipatutupad. Posibleng ordinaryong GCQ lang kung saan pinapayagan ang pamamasyal at operasyon ng non-essential businesses sa 75% capacity. Ngayong araw naman inaasahang ilalabas ang desisyon ng Interagency Task Force kung bubuksan na ulit ang mga gym o kung pwede na ang indoor non-contact sports o indoor tourism. For Metro Manila, the numbers are looking good. The hospital care utilization remains very low. We're at 53 in ICU beds at yan po yung isa sa talagang importanteng factor for escalation. So I would say in fact that based on the figures, Metro Manila Plus might be looking at a de-escalation. It might not be to MGCQ, but it could be to ordinary GCQ because ang GCQ po natin ngayon ay meron pang mga restrictions. Sa kabilang banda, dumarami naman ang COVID cases sa Western Visayas, particular sa Bacolod, Iloilo at sa Dumaguete. Tumaas ng 1,000% ang COVID cases sa rehiyon dahil mula sa 50 bagong kaso bawat araw noong Enero, ngayon ay nasa 600 na ito. Ayon sa UP Octa Research Team, maituturing na itong serious concern, lalo pat napupuno na rin ang mga ospital sa rehiyon. Sa Davao City naman na nasa modified ECQ ngayon, unti-unti na rin daw bumababa ang COVID cases at kahit paano ay 60% pa ang healthcare utilization rate. MBC Network News! Dinudumog ang pila ng bakunaan kontra COVID-19 para sa A4 priority group o yung mga economic frontliners. Pero ang supply na COVID-19 vaccines ng local government units nananatili pa rin limitado
Sa ngayon, narito ang report ni Elaine. Elaine Apit. Muling umarangkada ngayong araw ang bakunahan contra COVID-19 ng local government unit sa Metro Manila para sa A4 priority group matapos na mahinto dahil sa kakulangan sa vaksina. Kagabi pa lang ay dinagsana ng mga magpapabakuna ang vaccination site sa isang mall sa Maynila. Pero pasado alas 6 ng umaga, nag-cut off na ang mall dahil naabot na nila ang target na 2,000 individual na magpapabakuna contra COVID-19 at pinauwi na lang ang sumobra sa nasabing bilang. Blockbuster din ang pila sa loob ng sinihan kung saan may mga nakatulog na habang nag-aabang na mabakunahan. Dinagsari ng mga magpapabakuna ang Mega Vaccination Center sa Marikina City na magpapatuloy na ulit ang vaccination rollout matapos na makatanggap ng panibagong supply ng bakuna. Gayun din ang Pasay na limitado rin sa 2,000 ang target na mabakunahan ngayong araw. Samantala, nagpapatuloy rin ang bakunahan sa Quezon City kahit bumigay ang online booking dahil sa dami ng gustong magpabakuna. Tuloy-tuloy rin ang bakunahan sa Muntinlupa at Las Piñas City. Alas 8:30 kagabi dumating sa bansa ang dagdag na 2.2 million dose ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine mula sa COVAX facility na pinakamalaking batch ng mga bakuna ng Pfizer mula sa COVAX. Una na rito, 1 million dose rin ng Chinese drug firm na Sinovac Biotech ang dumating sa bansa. Para sa MBC Network News, Lane Apit nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Plano ng gobyerno na bigyan ng booster shots ang mga bakunado ng individual pagkatapos ng 9 o 12 buwan. Ito ang inilutang ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa gitna ng inaasahang pagsisimula ng real-world study ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Ang kabuong detalye, tinutukan niya ni Giselle Ricafort. Target ng gobyerno ang pagtuturok ng booster shot para sa mga bakunado na kontra COVID-19. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., pinag-aaralan na itong gawin matapos ang 9 o 12 buwang pagbabakuna ng isang individual. Sa katunayan, sinabi ng kalihim na may gumugulong ng mga negosasyon ng pamahalaan para makabili ng booster shot ng mga bakuna. Wala pong indication sa mga vaccine expert kung ilan po, pero ang ano po namin, kami po ay nagpaplano ng katawag nating mga boosters after 9 months or 12 months. Una nang sinabi ni Galvez na planong bumili ng Pilipinas ng 5 milyong doses mula sa dinidevelop na booster shot ng Moderna, maliban pa yan sa 2 milyong doses na sinelyuhan ng pamahalaan para sa mga nasabing bakuna. Maaari raw ituro kahit pa sa mga nagpabakuna na ng ibang brand ang experimental booster shot na posibleng dumating sa buwan ng Setyembre o Oktubre ng kasalukuyang taon. Una nang inanunsyo ng Department of Science and Technology o DOST, nakasado ngayong buwan ang real-world study o pag-aaral para alamin ang totoong bisa at itinatagal ng proteksyon na ibinibigay ng mga bakuna sa mga Pilipino. Samantala, pinaghahandaan na rin daw ng pamahalaan ang magiging takbo at transition ng annual vaccination para naman yan sa susunod na taon at maging sa 2023. Kaya po ang ginagawa po namin is continuing ang aming procurement ng mga boosters at saka yung mga tiyatawag natin ng mga additional vaccines for our annual vaccination sa 2021, 2022, and 2023. Ibig sabihin, asahan na ang nakaambang request ng National Task Force para sa karagdagang pondo pambili ng mga bakuna. Una nang inilutang ni Budget Secretary Wendell Avisado na nangangailangan ng gobyerno ng karagdagang 25 bilyong piso para pambili ng mga bakuna kontra COVID-19. Para sa MBC Network News, Giselle Ricafort nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Magpapamahal lang ng sigil sa consumers ang utos ng Department of Energy na bumili ng reserbang kuryente para tugunan ang salit-salitang brownout sa Luzon. Ito ang giniit ngayon ng National Grid Corporation of the Philippines sa gitna ng tila sisihan nila ng DOE sa manipis na supply ng kuryente sa Luzon Grid. Narito ang report ni Edniel Parosa. Nagpapala ang National Grid Corporation of the Philippines ng mataas na dagdag singil sa kuryente. Ito'y kung susundin umano nila ang bagong utos ng Department of Energy na bumili ang NGCP ng reserbang kuryente
para maiwasan ang mga katulad na power outages noong nakaraang linggo. Sa panayam ng DZRH, magandang umaga Pilipinas, aminado si NGCP Assistant Vice President Cynthia Labanza na blanco sila kung bakit sila ang sinisisi sa nangyaring rotational brownout. Para kasi sa DOE, dapat kumontrata ang NGCP ng ancillary services ng ilang generator para masigurong okay ang supply ng kuryente. Pero sabi ni Attorney Labanza, hindi trabaho ng NGCP ang bumili ng kuryente dahil transmission sila o daanan mula generation patungong power distribution. Pabala ni Labanza, baka maipasa sa consumers ang charges kung kukontrata sila ng reserbang kuryente. Pag pagtuluyan ho talaga at hindi ho inaral ng mabuti itong bagong polisiyang to, magkakaroon ho ng napakataas na pagbabago sa ano sa presyo ng kuryente. Kagaya ho ng kunyari po, no, ikay Tagaluson at kumukonsumo po kayo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Ang nakikita ho namin base ho sa aming mga simulation, halos 128 pesos kada buwan ang maidadagdag sa inyong bill. Ayon kay Labanza, maaring madagdagan ng 128 pesos ang bill ng isang ordinaryong konsumante sa Luzon o yung mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Apektado rin umano mga consumer ng Visayas at Mindanao sa nasabing polisiyang maaring magdagdag ng 128 pesos sa bill sa Visayas at halos 278 pesos sa bayaring kuryente ng mga taga Mindanao. Hindi po talaga, kaya nga rin ho kami nalilito kasi sinasabi nila kay kasalanan daw ho ni NGCP kung bakit nagkulang ang supply at hindi daw ho kami nakipagkontrata na sa mga nagsusupply ng kuryente. Sabi namin, eh, kulang na nga po yung supply, saan pa makikiagaw pa po kami sa mga konsumante. Uh-huh. Ang pinaliliwanag ho namin, yung sinasabi nilang firm contracting, eh hindi naman ho yan magdadagdag ng supply, magmamahal lang. At yan ang MBC Network News. Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Sa usapin pa rin ng kuryente, bad news po sa mga customer ng Meralco. Ano po, tataas ang singil ng kuryente ng Meralco ng 8 centavos kada kilowatt hour ngayon pong buwan. Ibig sabihin, madadagdagaan ang June billing ng 16 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour o 24 pesos naman ang dagdag kung nasa 300 kilowatt per hour ang nagagamit na kuryente at 32 pesos naman kada 400 kilowatt per hour habang 40 pesos sa bawat 500 kilowatt per hour. Ayon sa Meralco, dulot ito ng tumataas na presyo ng enerhiya sa spot market noong kalagitnaan po daw yan ng Mayo. MBC Network News! Sapat ang sorry kaya dapat kasuhan ng liderato ng CPP-NPA-NDF sa madugong pag-atake sa Masbate nitong weekend na ikinasawi ng dalawang katao. Ayon kay Brigadier General Joel Naknak, hepe ng Human Rights Office ng Armed Forces of the Philippines, dapat ipagharap ng kasong murder ang mga rebelde. Naritong report ni Lizelle Onze. Dapat ding kasuhan ang liderato ng komunistang grupong CPP-NPA-NDF sa pagsabog ng landmine sa Masbate na ikinamatay ng Magtitong Absalon. Yan ang sinabi ni Brigadier General Joel Naknak, hepe ng Human Rights Office ng Armed Forces sa programang Damdaming Bayan ni Deo Macalma. Ayon kay Naknak, tukoy na nila ang mga nagpasabog ng improvised explosive device at ang mga nakaengkwentro ng mga sundalo sa Barangay Anas. Pero bukod sa kanila, dapat din umanong kasuhan ang liderato ng CPP-NPA-NDF ng murder, paglabag sa anti-terrorism law at Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. At sana po ay matutukan ito ng ating mga task force, lalong-lalo na ang, yung regional task force ELTAC, sa pagpipila po ng kaso laban po hindi lang po doon sa gumawa, kundi po sa liderato ng CPP-NPA-NDF. Dahil kitang-kita po doon sa batas, nakasaad po doon na yun pong superiors ay equally liable sa mga ginagawa ng kanilang mga subordinates. Itong mga non-state actors na po na ito na mga terorista pong na-designate ng ating
Anti-Terrorism Council. Una rito, pinasusuko ng AFP sina CPP founder Joma Sison at senior advisor ng NDF na si Luis Halandoni. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagdugis ng AFP sa mga rebeldeng NPA na sanggot sa madugong pag-atake sa Masbate. Para sa MBC Network News, Lizel Once, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Sa kaugnay na balita, nanawagan na rin ang Commission on Human Rights sa CPP-NPA na isuko ang kanilang mga miyembro nakapatay sa magpinsang Absalon sa pag-atake sa Masbate. Una nang inako ng CPP-NPA na sila ang nasa likod ng pagpapasabog sa Masbate na ikinamatay ng isang football player na si Keith Absalon at pinsan nito. Pero natuklasang hindi lang pala sa pagsabog nasawi ang mga biktima, kundi may mga tama pa rin ng baril sa katawan. Narito ang report ni Nicole Lopez. Dapat tukuyin ng New People's Army ang kanilang mga miyembro na responsable sa pagkamatay ng magpinsang Absalon sa Masbate kamakailan. Sa inilabas na statement ng Commission on Human Rights, kung seryoso ang CPP-NPA sa pagpatay ng magpinsan sa Masbate, dapat din nilang isuko ang mga kasama nilang nasa likod nito upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng dalawa. Hindi lang sa pagkamatay ng magpinsang Absalon dapat managot ang CPP-NPA, kundi pati na raw sa iba pang krimen na nagawa ng grupo na may tuturing na paglabag sa human rights laws mula nang umpisahan nila ang kanilang armed conflict. Una rito, inamin at inako ng CPP-NPA ang pagkamatay ni Keith na isang football player at pinsan nitong si Nolven Absalon noong Linggo nang masabugan ng landmine sa Masbate. Ayon sa NPA, bunsod umano ito ng errors sa kanilang hanay at tiniyak na hindi na mauulit ang ganitong mga pagkakamali sa masusunod na pagkakataon. Sa statement ng CPP na inilabas ni spokesman Marco Valbuena, mabibigyan ng disciplinary action o parusa ang kasamahan nilang gumawa nito at nagsorry sa pagkamatay ng magpinsang Absalon. Tulad ng CHR, mariin ding kinukondina ng palasyo ang ginawa ng CPP-NPA at may tuturing itong isang uri ng international war crime. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, nangako rin si Pangulong Duterte na bibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng magpinsang Absalon. At yan ang MBC Network News. Nicole Lopez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network Breaking News. Ito po'y kapapasok lang na balita, mainit-init pa. Natuldukan na ang polio outbreak sa Pilipinas. Ito ang inanunsyo ni World Health Organization Representative to the Philippines, Rabindra Abiyangshi. Matatanda ang nagdeklara ang Department of Health ng polio outbreak sa bansa noong September 19, 2019. 19 na taon matapos ang pagiging polio-free na ang Pilipinas. Mga malalaking balita sa buong Metro Manila. Malalaman mo na sa Metro Manila ngayon! Nasa 100 entertainment workers ang binakunaan ng kontra COVID-19 sa lungsod ng Makati. Yan ang iba pang malalaking balita sa Metro Manila. Ihatid ni Edniel Parosa. Metro Manila ngayon! Narito na ang mga balita sa Metro Manila. Ngayon, umarangkada na ang ceremonial COVID-19 vaccination ng mga nasa entertainment industry ngayong araw. Sa pangunguna ni Metro Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos, aabot sa 100 artista, crew at iba pang showbiz workers ang pinakunahan ngayong Biyernes, kabilang ang nasabing mga entertainment workers sa A4 category o yung economic frontliners. Ginanap sa auditorium ng MMDA sa Makati City, tinurukan ng mga frontliners sa showbiz Gabi Tansinovac at AstraZeneca. Sa Quezon City, nag-I am sorry ang COVID-19 vaccine registration partner ng lungsod na EasyConsult sa nangyaring aberya sa kanilang website sa Magdamag. Ayon sa EasyConsult, tinatanggap nila ang mga feedback ng mga dismayadong taga QC matapos tumirik ang pagpaparehistro sa bakunahan kagabi. Sinuspid din ang QCLGU ang online booking matapos magka-heavy traffic sa EasyConsult website dahil sa dami na nagpaparehistro.
Nangyari ang aberya matapos buksan ang pamalang lungsod ng vaccine registration para sa A4 category. Abiso ng Easy Consult, maglalabas sila ng opisyal na anunsyo kapag naibalik na sa normal ang kanilang website ngayong araw ng Biyernes. At sa lungsod ng San Juan, nagsorry rin si Mayor Francis Zamora kasunod ng delay sa pakunahan sa PhilOil Flying V Center noong Miyerkules. Sabi ng alkalde, dulot ito ng glitch sa registration system ng lungsod na naayos rin naman daw kinalaunan. Paniguro ng alkalde, gagawa ng paraan ng San Juan LGU para hindi na maulit ang nangyaring delay sa COVID-19 vaccine rollout. At yan ang ilang pangyayari sa Metro Manila ngayon. Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga balitang nangyari saan mang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News. Balita mula sa Bicol Region, opisina ng DSWD sa Albay, ninakawan ng 1,000,000 pisong halaga ng cash aid. Yan at ibang balita sa probinsya, tinutukan ni Pichi. Pichi Gonzalez. Narito na ang may init na balita sa probinsya. Balita mula Bicol Region, nasa 1,000,000 pisong pondo ang nilimas ng mga kawatan sa isang opisina ng DSWD sa Rawis, Legazpi City sa Albay. Ayon kay DSWD Bicol Assistant Regional Director Michael Belena, Martes na ng hapon nang madiskubre ng isa sa kanilang mga empleyado ang nawawalang 1,000,000 sa vault na para sana sa kanilang mga residenteng humihingi ng financial assistance. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. Balita mula naman sa Cagayan Valley, patay ang isang magsasaka sa bayan ng Quezon Isabela matapos pagsaksakin ng nakababatang kapatid. Ayon sa report, kinumpronta ng biktimang si Benjamin Egara, 38 anyos ang suspect na si Robert Jake, 18 anyos, tungkol sa hindi nito pagpapahiram ng bisikleta. Pero dahil parehong nakainom, humantong sa mainit na pagtatalo ang pag-uusap ng magkapatid hanggang mauwi sa pananaksaka. Sinubukan pang umawat ng kapatid ilang babae, pero hindi pa rin naawat ang gigil na si Robert. Nagtamo ng mga saksak sa tagiliran, dibdib, likod at tainga ang biktima na agad nitong ikinamatay. Balita mula naman sa 98.3 Love Radio Palawan, isinailalim na ang buong lalawigan ng Palawan sa state of calamity dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases. Sa pinakahuling tala, pumalo na sa 620 ang active cases sa Palawan na una na rin binuksan sa mga turista. Kasunod nito, isinailalim naman sa GCQ ang El Nido Palawan mula sa MGCQ hanggang katapusan ng Hunyo. At yan ang malalaking balita sa probinsya. Para sa MBC Network News, Pichi Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News. Basura ang isa sa itinuturong dahilan ng mga pagbaha sa Metro Manila tuwing tag-ulan. Kaya naman ang MMDA naglunsad ng basura kapalit pagkain para mainggan nyo ang mga presidente na ipunin ang kanilang mga basura. Narito ang trending report ni Pichi Gonzalez. Naglunsad na rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng isang proyekto kung saan maaaring ipalit ng mga residente ang kanilang mga basura para sa pagkain. Layo ng Mobile Materials Recovery Facility na matugunan ang problema sa basura sa Metro Manila na maaaring maging sanhi ng pagbaha ngayong rainy season. Sa nasabing proyekto, pwedeng ipalit ng mga taga-Metro Manila ang kanilang mga basura gaya ng mga bote at dyaryo para sa essential goods gaya ng mga delata, bigas at noodles. Ang mga tauha ng barangay mismo ang magbabahay-bahay at i-convert ang basurang ibibigay ng mga residente sa points. Magtatakda umano ang barangay ng schedule para sa pagpapalit ng basura at may passbook din ng grocery points na ibibigay sa kanila. Nakikipag-usap na rin ang MMDA sa mga junk shop owners sa buong Kamaynilaan para pwedeng doon na dumiretso ang mga taga-barangay na magdi-dispose ng mga recyclable material. Ang perang makakalap sa mga junk shop ang gagamitin naman ng barangay pambili ng grocery items. Ayon kay MMDA Chairman Benhur Abalos, may nakausap na rin siyang tatlong malalaking privately owned landfills sa Metro Manila para naman pag-aralan ang sistema ng waste to energy. At yan ang MBC Network News, Pichi Gonzalez. Nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas.
latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted. Chris Aquino sinagot ng isang netizen na sinabihan siyang pangit kapag hindi naka-makeup. Pambiro naman. Isabel Daza kinastigo ng netizen dahil sa pagpapabakuna ng Pfizer. Samantala, Pauline Luna, inihanda na ang anak na si Tali sa mga basher kapag pinasok na nito ang showbiz. Narito ang showbiz report ni Rocky. Binuweltahan ni Chris Aquino ang isang basher niya na sinabihan siyang pangit kapag walang makeup. Sa kanyang social media account ay nagpost si Chris ng kanyang litrato na walang makeup kung saan isang follower nito ang matapang na nagkomento ng pangit pala si Miss Chris pag walang makeup. Sorry, just saying. Bagamat hindi nagustuhan, ngunit may hinahon na sinagot ito ni Chris kung saan sinabi nito na ang kagandahan umano ay nasa tumitingin. Ayon pa rin kay Chris, may masasabi sana siya na matinding komento tungkol sa itsura ng kanyang basher, ngunit hindi na raw kailangan. Anya, hindi naman daw ikagaganda ng kanyang buhay kung lalaitin niya rin ito tulad ng panlalait nito sa kanya at hindi rin ito makatutulong sa lipunan. Siguro umano ay dapat hanapin ang nasabing basher ang mga bagay na makapagpapasaya dito. Ayon pa kay Chris, masaya siya na gumaganda pala siya kapag naglalagay ng makeup, ngunit may patama pa rin ito sa nasabing basher nang sabihin ito ang mga katagang, "And thank God, di ba? Ako gumaganda pag may makeup." Na tila ibig nitong sabihin na ang kanyang basher kahit maglagay ng makeup ay hindi gaganda ang itsura. Sa ibang balita, inaabot ng pagkondina sa social media si Isabel Daza at ang kanyang mister na si Adrian Simblat matapos na mag-post ang mga ito ng kanilang litrato na nabakunahan na sila ng Pfizer COVID-19 vaccine sa Hong Kong. Sa Hong Kong kasi nakabase ang mister ni Isabel kung kaya doon sila nakapag-avail ng nasabing bakuna. Sa kanilang in-upload na litrato, bukod sa sinabi nilang naturukan na sila ng Pfizer vaccine, makikita rin ang mag-asawa na nakasuot ng cap na may nakalagay na vaccinated by Pfizer. Ang nasabing post ni Isabel ay agad na nag-trending sa Twitter kung saan inaalipusta ang mga ito dahil sa pagmamayabang umano na Pfizer ang kanilang bakuna dahil pangmayaman lamang daw ito. Ayon sa isang nagkomento, ano raw ba ang purpose ni Isabel na nabakunahan na sila ng kanyang mister ng Pfizer? Magmayabang daw ba? At kung ang plano umano ni Isabel na ipaalam sa publiko ang kahalagahan ng pagpapabakuna, bakit kailangan pa raw isama ang brand? Patuya namang sinabi ng isang netizen na gusto niya ng sombrero na may nakalagay na vaccinated by Sinovac at nilagyan ito ng hashtag na hashtag rich people. Samantala, sa isa pang balita, ngayon pa lamang ay inihahanda na ni Pauline Luna ang kanyang anak na si Tali sa mga basher kung sakaling pasukin na nito ang mundo ng showbiz. Naniniwala kasi si Pauline na walang pinipili ang mga basher maging bata o matanda man kung saan hahayaan niya raw ang kanyang anak na idil ito ng tulad ng ginagawa ng ibang tao. Kung matatandaan, binakbakan ni Pauline noon ang isang basher na walang pakundangang sinabihan si Tali na pangit kung saan sinabihan ito ng actress TV host na maaari niya itong kasuhan. Kalaunan ay nagsorry ang nasabing basher kay Pauline at sa publiko dahil sa kanyang rude comment bagamat sinabihan ito ng TV host actress na think before you click at huwag itong mandamay na inosenteng bata. Ngunit ngayon ay natuto na si Pauline na hindi dapat bigyan ng pansin ang mga pambabash at mas magpo-focus daw siya sa kanyang buhay kaysa maging conscious sa kung ano ang sinasabi sa kanya ng ibang tao at ito umano ang dapat bigyan ng priority. Hindi umano dapat na binibigyan ng importansya ang mga basher dahil hindi umano importante ang sinasabi ng mga ito. Para makatulong sa national government, maglulunsad na rin ang De La Salle University ng kanilang COVID-19 vaccination program na layong mabakunaan ang lahat ng kanilang mga estudyante. Narito ang trending report ni Pichi Gonzalez. Binuksan ng De La Salle University ang kanilang COVID-19 vaccination program para sa lahat ng kanilang mga estudyante. Pakikiisa umano ito ng DLSU sa national government para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kasama sa vaccination plan ng DLSU ay ang lahat ng estudyante sa senior high school, undergraduate, graduate studies at College of Law. Nagsagawa ng survey ang DLSU noong Marso kung saan malaking porsyento ng kanilang mga estudyante ang nagpahayag ng kagustuhang magpabakuna sa university. Sa third quarter ng taon, inaasahang darating ang supply ng bakuna ng DLSU. Pinapayuhan naman ang mga estudyante na magparehistro para makakuha ng vaccine slot mula sa university. Bukod sa DLSU, itinakda na rin ng Ateneo de Manila University ang bakunahan sa kanilang
kanilang mga empleyado at estudyante. At yan ang MBC Network News, Peachy Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Sumailalim na sa chemotherapy ang dalawang batang may cancer na sinaluluhan o sinaklulohan ng DZRH Operation Tulong. Ang mga kaanap ng mga biktima o ng mga bata, todo pasasalamat naman sa todo o sa tulong pinansyal na ipinagkaloob ng DZRH. Narito ang report ni Mavel Arive. Sumailalim na sa chemotherapy session ang 4 na taong gulang na batang may eye cancer matapos mabigyan ng tulong pinansyal sa DZRH Operation Tulong. Ayon kay RJ Dominguez, tatay ni Baby Zach, nagpapalakas na ngayon ang bata matapos ang chemo session nito na nabayaran nila sa tulong ng DZRH Operation Tulong. Todo pasalamat din ang pamilya Rodriguez sa donor ng nasa 20,000 pesos na si alias MG dahil nasagot ang chemo ni Baby Zach ngayong buwan. Ma'am Karen, maraming salamat po sa Chiboy, tulong niyo po. Opo. Hindi po dahil sa inyo. Nahirapan po ako siguro na nagilap kung saan po magbayad ng pang-imo. Opo. Opo. Sige po. Ito po, kahapon po, nakauwi na po kami ulit. Okay. Isak po sa bahay, ma'am. Opo. Naigi naman. Katatapos lang po ng 4 na chemo niya, ma'am. Bukod kay Baby Zach, masasailalim na rin sa chemotherapy ang 2-year-old namang batang may leukemia sa Quezon City. Ayon kay Joyce Saga, nanay ni Baby Casey, ang 15,000 pisong tulong kay Baby Casey ay 3 chemo session na ng bata, kaya todo pasasalamat din sa donors na sina Andrew Chua at Miss Ellen Fulido. Bukod dito ay tuwang-tuwa rin si Baby Casey matapos mabigyan ang paborito niyang laruan ni Naval Gonzalez at Eric Mendoza. Maraming salamat po dun sa mga kay Ma'am Ellen po, tapos yung isang mabuting loob po na nagbigay po nitong financial help po para sa pagpapagamot namin kay Casey. Para naman sa mga kailangan ng tulong o gustong tumulong, maaari kayong mag-message sa 0968-713-4445 at pipilitin nating tugunan yan sa DZRH Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes ng alas 9 ng umaga. At yan ang MBC Network News. Mavel Arive nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Isinusulong sa Senado ang libreng COVID-19 testing para sa mga job seekers o mga nag-a-apply ng trabaho. Ang nasa 5,000 pisong gastos daw kasi sa COVID-19 test na inuobliga ng mga kumpanya sa aplikante ay malaking pahirap at problema. Narito ang report ni Manang Milky. Milky Rigunat. Isinusulong sa Senado na gawing batas ang libreng COVID-19 testing sa mga nag-a-apply ng trabaho. Sa Senate Bill 2291, sinabi ni Senator Sonny Angara, problema ngayon na mga nag-a-apply ng trabaho ang pag-obliga ng mga kumpanya magsumiti sila ng negatibong resulta ng COVID-19 test. Ayon kay Angara, ang 3,500 hanggang 5,000 pesos na laga ng RT-PCR COVID test ay katumbasan ng presyo ng 2 sako ng bigas. Para sa breadwinner na naghahanap ng trabaho, pag-iisipan ito kung bibili ng bigas o magpapa-COVID test. Sa panukala ni Angara, ang PhilHealth ang sasagot sa COVID test. Para ito sa mga kabataan na first time na mag-a-apply ng trabaho, para sa walang trabaho na aktibong naghahanap ng trabaho, at sa mga manggagawang permanenteng natanggal sa trabaho dahil sa epekto ng pandemya. Nasa bill din ni Angara na hindi dapat maging additional mandatory requirement ang COVID-19 test sa mga Pilipinong nag-a-apply ng trabaho. Pero kakailanganin din ani ito dahil bahagi ng hiring process ang face-to-face interview at kailangan may negative COVID-19 test result bago mabigyan ng gate pass ang job applicant. Para sa MBC Network News, Milk Reguna nagulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Ilang araw matapos umarangkada ang bakunaan kontra COVID-19 sa A4 category ng bansa o sa bansa, iniirit naman ngayon ang weekend vaccinations para maikayat na magpabakuna ang may mga trabaho. Narito ang report ni Letter Siso. Nanawagan si Iloilo Representative Janet Garin sa Department of Health na magsagawa ng pagbabakuna kontra COVID-19 tuwing weekend.
Ito'y para ma-accommodate ang mga taong nagtatrabaho tuwing weekdays. Ayon kay Garin, mahalagang magkaroon ng weekend inoculations para hindi na kailangang lumiban sa trabaho ng mga manggagawa. Sabi ng kongresista, maraming nasa A4 category ang gustong magpabakuna pero ayaw mag-absent para hindi makaltasan ang sweldo. Gayon din, ang weekend vaccinations ay magbibigay anya ng pagkakataon sa mga manggagawa na makapagpahinga pagkatapos mabakunahan. Inarekomenda rin ito na gamitin ng DOH ang mga volunteer para magsagawa ng weekend jobs para makapagpahinga rin ang regular vaccinators mula sa kanilang weekday duties. At yan ang MBC Network News. Let Narciso nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Pinaiimbestigaan na ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation ang pagdagsa ng mga badyaw sa Metro Manila. Sa inisyal na ulat, nasa 300 badyaw mula Zamboanga ang dinala sa NCR at sinasabing may nag-sponsor sa biyahe ng mga ito. Kabuang detalye sa report ni Sherwin Alfaro. Iniimbestigahan na ng Interagency Council Against Trafficking ng National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police ang pagdagsa sa Metro Manila ng nasa 300 badyaw mula sa Zamboanga City. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, batay sa inisyal na investigasyon, may tao o grupo na nag-facilitate at may nag-sponsor sa pagdating ng 303 badyaw sa Manila North Harbor noong June 4. Isa o mano itong paglabag sa umiiral na Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking of Persons Act na inamyendahan ng Republic Act 10-364 at ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ayon kay Ayacat Administrative Officer Nadine Bernardino, nakatanggap sila ng timbre mula sa Women's and Children's Protection Center Unit sa Mindanao na may parating na mga badyaw na karamihan ay mga babae at bata sakay ng barko pa Maynila. Sa screening na ginawa ng mga police at social worker sa 271 sa mga dumating na mga badyaw sa North Harbor, pawang katwiran ng mga ito na may bibisitahing kaanak dito sa Metro Manila. Noon ding Linggo, pinasakay pabalik ng barko pauwi ng Zamboanga ang 282 badyaw na lumabag sa kasalukuyang umiiral na quarantine measures at pinaniniwala ang biktima ng human trafficking, habang mananatili naman sa Metro Manila ang nasa 21 sa mga ito na merong medical condition at kinakailangan munang ipagamot. Ayon sa Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage, ang mga badyaw ang pinaka-marginalized na ethnic group sa bansa na patuloy na nadi-displace dahil sa lumalaki nitong populasyon at sa industriya ng pangisda. Maigpit naman ang tagubili ni Justice Secretary Guevara na hanapin ang mga tao o sindikato na nasa likod ng tangkang pagpasok sa Metro Manila ng bulto ng mga badyaw na posibleng gamitin sa panlilimos sa mga kalsada, lalo na't papalapit ang Kapaskuhan. At yan ang MBC Network News, RH6, Sherwin Balana Bata Alfaro, DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Alam mo ba na ayon sa mga eksperto, pwedeng makaapekto ang COVID-19 sa sex life ng isang tao? Bakit? Alamin po natin sa Experts Opinion Report na ito. Paano nasisira ng COVID-19 ang iyong sex life? Alamin! Walang duda na napaka-perwisyo ng COVID-19 sa buhay natin. Hindi naman natin kailangan tumingin sa malayo para malaman kung paano nasira ng COVID-19 ang halos magdadalawang taon ng buhay natin. Pero alam mo ba na ayon sa bagong pag-aaral ng University of Miami Miller School of Medicine, kapag nahawa ka ng COVID-19 ay pwede nitong atakihin ang iyong male organ at magdulot ng erectile dysfunction. Ayon kay Dr. Ranjit Ramazami, MD, Associate Professor and Director ng Miller School Reproductive Urology Program, lumabas sa kanilang pag-aaral na ang COVID-19 ay nagdudulot ng endothelial dysfunction dahil ang COVID-19 ay naaapektuhan ang endothelial cells at naaapektuhan ng madami nating organs, kabilang na dyan ang ari ng mga lalaki. Ayon pa sa pag-aaral, napag-alaman na ang mga lalaking walang erectile dysfunction ay nagkakaroon ng severe case ng erectile dysfunction pagkatapos nila magkaroon ng COVID-19. Kaya naman, kailangan na mas lalong mag-ingat sa COVID-19 dahil pati buhay mo sa partner mo ay pwedeng masira.
Supreme Court nag-donate ng mga gulay sa community pantries. Oy, kabuang detalye, alamin natin yan sa The Better News. Magdo-donate ang Supreme Court judges ng mga gulay para sa mga iba't ibang community pantries. Personal na magdo-donate ang mga judges ng SC sa mga community pantries na tumutulong sa mga nangangailangan ngayong panahon ng pandemya. Matatandaan na nagsulputan ang mga community pantries sa bansa ngayong panahon ng pandemya para makapagbigay ng tulong sa mga hirap sa buhay. Pinangungunahan ni Chief Justice Alexander Gismundo kasama si Senior Associate Justice Estela Perlas Bernabe, Associate Justices Benjamin Kagiwa, Marvic Leonen, Ramon Paul Hernando, Mario Lopez, Edgardo de los Santos at Joseph Lopez ang pagbigay ng gulay sa SC Grounds. Ibibigay ang mga gulay sa Indigent Ward ng Philippine General Hospital, Manila Police District at sa mga community pantries in Metro Manila. At yan ang The Better News. Angelica Cosme nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa hashtag Alamin Na This. Kailangan mo na bang magparehistro ng sasakyan o mag-renew? Pero takot kang lumabas dahil sa banta ng COVID-19. Don't worry, dahil may online appointment system na rin ng LTO para sa mga nagpaparehistro o pagpaparehistro ng mga sasakyan. Eto, alamin natin yan, ang online appointment system ng LTO sa Alamin Na This Report. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa hashtag Alamin Na This. Step 1, bisitahin ang website ng lto.gov.ph at hanapin ng LTO online pass o personal appointments and scheduling system. Step 2, i-click ang motor vehicle renewal appointment. Sagutan ang application form at siguraduhin tama ang lahat ng impormasyong ilalagay mo, lalo na ang iyong email address. Step 3, pumili ng LTO site location at ang petsa at oras ng iyong appointment. Step 4, hintayin ang confirmation email mula sa LTO. Kailangan mong i-confirm ang iyong appointment within 3 days at saka i-print ang confirmation slip. Step 5, ihanda ang mga dokumentong kakailanganin, certificate of registration, official receipt of payment, accomplished motor vehicle inspection report, certificate of insurance. At ngayon, alam na this, si Dear Garin para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Ngayong hashtag alam na this, dapat i-share na this. Nawawala ang asawa at hindi na nagpakita. May nakapagsabi na siya ay maaring nasawi na. Ano ang dapat gawin kung gusto mong ulit magpakasal? Alamin natin sa Legal Minds Report ni Attorney Cam. Dapat gawin kung gusto mo ulit magpakasal kung ang una mong asawa ay nawawala, alamin. Ayon sa Article 41 ng Family Code, kung ang iyong asawa ay hindi na nagpakita sa loob ng 4 na sunod-sunod na taon at ikaw ay may well-founded belief o naniniwala na ang iyong asawa ay patay na, kailangan lang patunayan na una, ang iyong asawa ay nawawala ng 4 consecutive years. Maaaring 2 years naman na nawawala kung siya ay kasama sa nawawalang barko o eroplano, miyembro ng armed forces na kasama sa gyera at iba pang kaparehong insidente. Pangalawa, nais mong magpakasal muli sa iba. Pangatlo, ikaw ay may well-founded belief ng iyong asawa ay patay na. At pang-apat, ikaw ay nag-file ng summary proceedings for declaration of presumptive death. Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH signs and symptoms. Alam mo ba na ang kulay ng ihi ay maaari ding sumailalim o sumalamin ito sa lagay ng iyong kalusugan? Kung paano, alamin na ang signs and symptoms report na ito. Sintomas base sa kulay ng ihi, alamin. Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH signs and symptoms. Ang ating
ihi ay maaari ding sumalamin sa lagay ng ating kalusugan. Ayon sa Healthline, ang kulay na light yellow ay ang normal na kulay ng ihi at nagsasabing ikaw ay hydrated. Kapag naman ito ay clear, ikaw ay maaaring masyadong maraming tubig na naiinom. Kulay red o pink naman ay baka may dugo na sa ihi o di kaya may enlarged prostate, kidney stones at tumors in bladder. Ang kulay orange naman na ihi ay dulot ng dehydration o di kaya ay dulot ng gamot na iniinom. Blue o green ay bihira lamang makita sa isang tao, ngunit ito ay maaaring indikasyon ng bacterial infection. Dark brown naman ay maaaring diet-related o side effect ng iniinom na gamot. Samantalang ang cloudy urine ay maaari ding dulot ng dehydration o di kaya indikasyon ng urinary tract infection o UTI o sintomas ng isang chronic disease at kidney conditions. In most cases, ang ibang kulay ng ihi ay maaaring resulta lamang ng dehydration o mula sa iyong mga kinakain o epekto ng gamot na iniinom. Ngunit kung ang kulay ng iyong pag-ihi ay hindi na bumabalik sa normal na kulay at nakararamdam ng ibang pakiramdam, ay mabuting kumonsulta sa isang espesyalista. Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH signs and symptoms. Oy, alam mo bang maaring kumita ng pera sa pamamagitan ng pag-upload ng video sa YouTube? Pero bago mo simulan ang iyong vlog, alam mo bang may mga limitasyon na din kung saan ang video mo ay maaaring mauwi sa demonetization, yung mawawala ang kita o yung pera mawawala dun ng sa video mismo. Eto, may tips kami para makaiwas sa YouTube demonetization. Ang haba kasi. Sa TNT Report ni Angelica Cosme. Tips para makaiwas sa YouTube demonetization? Alamin. Sa panahon ngayon, dumarami na ang mga YouTuber o di kaya mga aspiring YouTube content creator dahil may oportunidad din ditong kumita ng salapi sa pamamagitan ng pag-upload ng videos. Ngunit ang iba ay mula sa pagiging fully monetized ay maaaring mauwi sa limited or no ads o di kaya dito na pumapasok ang demonetization, kung saan ay hindi nagkakaroon ng ads for income ang iyong particular na YouTube video. Ilan sa mga dahilan nito ay kung makikitaan ang violations of child safety, mapanganib na content, hate speech, cyberbullying at copyrighted content. Kaya naman narito at may tips kami sa inyo para makaiwas sa YouTube demonetization. Una, bilang isang YouTuber ay mahalagang unawaing mabuti ang YouTube guidelines, lalo na kung may mga bago itong update. Pangalawa ay i-reassess ang iyong content, i-censor ang mga di kaaya-ayang salita, umiwas sa mga sensitive topics, at siguraduhin pasok sa YouTube's Fair Use Policy kung sakaling gagawa ng reaction videos para makaiwas sa mga copyright claims. Pangatlo ay mag-double check bago i-upload ang iyong video. Dahil ang YouTube demonetization bot ay ini-scan ang iyong video mula sa iyong title, thumbnail at description. Ilan lamang yun sa mga tips para makaiwas sa YouTube demonetization. Kaya kung ikaw ay isang YouTuber o nagbabalak pa lamang na pasukin ang mundo ng pag-vlog, ay mabuting mga impormasyong tulad dito ay malaman mo rin. At yan ang mga tips and tricks mula dito sa MBC Network News, Angelica Cosme para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Pinakahuling balita sa mundo ng sports, MBC Network News. Game now! Game now! TNC Predator may chance pa rin makapasok sa The International 10 matapos talunin ang Team Aster sa ANI Major Playoffs. Narito ang Game Now Report ni CD. CD Argarin. Pinakahuling balita sa mundo ng sports, MBC Network News. Game now! Game now! TNC Predator na panatili pa rin buhay ang chance para makapasok sa The International 10 matapos talunin ang Team Aster sa lower bracket ng We Play ANI Major Playoff. Kagabi, isang matinding best of 3 series ang ipinakita ng TNC at ng Aster. Nakuha ng Chinese team ang Game 1 matapos mag-choke ng TNC. Pero sa Game 2 ay isang matinding comeback ang ipinakita ng Opinoy Dota Squad. Kahit pa outdrafted ang TNC ay na-outplay naman nila ang Aster with Kim Gabby Villafuerte scoring 10 kills at 9 assists with only 6 deaths sa Game 2 with his Templar Assassin, habang malaking impact din ang ginawa ni Timothy Tim's Randroop with his Snapfire na umiscore ng 8 kills, 13 assists at 10 deaths. At sa Game 3 ay si Jun Bok Canajera naman ang nag-take over ng laro with his clutch reverse polarity sa kanyang Magnus at umiscore ng 3 kills,
4 deaths at 13 assists. Sa ngayon, naghihintay pa rin ang TNC kung ang No-Ping Esports ba o ang Evil Geniuses ang makakaharap nila sa susunod na round ng lower bracket. At yan ang game now para sa MBC Network News. CDR Garin para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network Weather News. Para sa ating ulat panahon, ngayong araw ng Biyernes, June 11, monsoon trough patuloy na nakakaapekto sa bansa. Dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa ay inaasahang magiging maulap ang kalangitan o magiging makulimlim at may kalat-kalat na pag-ulan. Habang sa nalalabing bahagi ng bansa ay inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan. Mataas pa din ang tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. Ito ay dulot ng monsoon trough o yung linya ng convergence o pagtatagpo ng hanging habagat from the southern hemisphere at trade winds na nagmumula naman sa northern hemisphere na nagdudulot ng kaulapan at mga pag-ulan. Binabantayan din ang low pressure area o LPA na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. At kaninang madaling araw ay namataan ito sa layong 545 kilometers west of Northern Luzon. Kaya pinapaalalahanan din ng lahat na huwag kalimutang magdala ng payong panangga sa banta ng masamang panahon. Maglalaro ang temperatura sa 28 to 29 degrees Celsius ngayong tanghali hanggang mamayang hapon. At para sa ating 3-day weather forecast, bukas Sabado ay maaari nating asahan ang temperatura mula sa 24 to 33 degrees Celsius. At sa darating na Family Day, Linggo, ay maglalaro ang temperatura sa 25 to 33 degrees Celsius. At sa pagbabalik trabaho sa Lunes ay 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang temperatura. At yan ang MBC Weather Update, Angelica Cosme para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Oras na para ihanda ang butter, salt at ilabas na ang mais dahil ngayong June 11, Friday, ay ipinagdiriwang ang National Corn on the Cob Day. Maaari mo itong i-boil, i-steam o ihawin para ma-enjoy mo ang iyong mais food trip. Ito, kaunting trivia, alam mo bang ang mais ay matatagpuan sa lahat ng kontinente sa buong mundo? Well, except sa Antarctica. Ang isang bushel o sukat ng isang 8 imperial gallons ng mais ay kayang magpatamis ng higit sa 400 cans of soda. At ang corn on the cob ay kinokonsidera bilang isang gulay habang ang corn kernels naman ay considered to be a grain. Kaya naman sa kahit anong paraan mo gustong kainin o ihain ang iyong paboritong mais, huwag kalimutan ang hashtag National Corn on the Cob Day. Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted. Para sa ating showbiz, Yeng Constantino na impress sa cover ni Dave Moffat ng awiting Ikaw. Samantala, Darren Espanto, aminadong nagbago na ang kanyang matinis na boses. Detalye showbiz report ni Rocky. Tumatanggap ngayon ang paghanga mula sa mga Pinoy ang Canadian singer na si Dave Moffat dahil sa ginawa nitong cover ng Awiting Ikaw ni Yeng Constantino. Sa kanyang YouTube channel, in-upload ni Dave ang kanyang kauna-unahang Tagalog song na kanya umanong narinig noong 2017 nang bumisita siya sa Pilipinas. Ipinost ni Dave sa kanyang Instagram account at nilagyan niya ng caption na, "I hope my Tagalog is good." Pasado naman sa mga netizen ang Tagalog ni Dave kung saan ayon sa isang nagkomento, hindi siya fan na nasabing awitin ngunit dahil sa version nito kung kaya't na-appreciate niya ito. Sinabi naman ng isa na on point ang Tagalog nito habang sa komento ng isang netizen ay sinabi nito na ang totoong singer ay kayang i-express ng mabuti ang inihinging emosyon sa pamamagitan ng kanta kahit isinulat ito sa ibang lingwahe. Dahil sa galing na pagkakakanta ni Dave kung kaya't maging ang original singer na si Yeng Constantino ay nagkomento dito ng, "Dave, thank you. This is so beautiful." Noong 2017, nagkasama sa isang single sina Dave at Yeng sa ilalim ng Star Music. Ayon sa report na lumabas sa entertainment site na Push, nagdesisyon si Dave na mag-cover ng Tagalog song bilang paraan ito ng pagpapasalamat sa mga sumusuporta sa kanya na mahigit sa 20 taon na. Samantala, sa isa pang balita, inamin ni Darren Espanto na nagbago na ang kanyang boses kung saan dati umano ay mataas at matinis, ngayon daw ay medyo kumapal na ito.
Anya, nagbago ang kanyang boses na mapagdaanan niya ang puberty period kung saan mabuti na lamang umano at dahan-dahan ang pagbabago nito. Ayon kay Darren, nawala ang kanyang falseto noong sumapit siya sa kanyang puberty period, ngunit nang bumalik umano ay mas buo na. Ang Darren daw dati na matinis at mataas ang boses, ngayon daw ay mas buo na kung papakinggan kung saan para umano may katawan na ang kanyang boses. Nakakakilig lang daw dahil noong bumalik siya sa ASAP, sinabihan daw siya ni Regine Velasquez, Martin Rivera at Gary Valenciano na mas damihan pa niya ang pagkanta ng mga song na nasa lower register o medyo mababa upang maipakita raw niya ang ganda ng kanyang boses. Nangyari umano ito noong magkaroon sila ng The Greatest Showdown kung saan kinanta nila ni Regine ang Both Sides Now at si Josh Groban ang ginawa niyang peg sa kanyang performance na iyon. Noong marinig daw ni Regine, Martin at Gary ang placement ng kanyang boses ay nagustuhan ng mga ito kaya sinabihan siya na itry niyang kumanta ng mga awiting ganun ang kailangang timbre ng boses. Bagamat natutuwa umano siya na sa edad niyang 20 anyos ay kaya niyang i-hit ang high notes at low notes, ngunit sinabi ni Darren na marami pa siyang dapat na matutunan. Sinusubukan pa rin daw niya ang iba't ibang placement para mas madali ang pag-abot niya ng mga high at low notes, ngunit sa ngayon daw ay minimaintain niya ang range ng kanyang boses at hoping umano siya na hindi ito magbago o bumaba pa. MBC Network News. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company, asahan niyong nakabantay ang buong network sa bansa para sa pinakabagong mga balita. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan po natin, responsibilidad po nating ikalat ang mga tamang balita sa MBC Network News. Mahalagang tama ang alam mong mga impormasyon ngayon dahil mahalaga rin ang mga gagawin mong desisyon sa kinabukasan. Kaya, dapat tama ang bawat balita mo mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC, Manila Broadcasting Company. Halos 300 radio station sa bansa. DZRH News Television, DZRH Radio Nationwide, DZRH Digital Team, Action Radio Network, Radyo Natin Network, Love Radio Network, Yes the Best Network, Easy Rock Network, The Men and Women of MBC News Network. Lahat nakabantay sa buong Pilipinas at buong mundo. MBC Network News. Kasama si Dennis Antenor Jr. Walang patid, dire-diretso, hatid ng buong puwersa. MBC Network News.